virtual yaya kung ituring ngayon ng ilang mga magulang ang teknolohiya. Laking ginhawa nga naman ang pagkakaroon ng gadget para tugunan ang iba't ibang pangangailangan ng ating mga anak. Pero may ilang naniniwala na posibleng may masamang epekto ang mga gadget na ito sa paglaki ng mga bata. Nee, sige na. Anak, mamaya na. Marami pang ginagawa si Mami. Nandun na yung kalaro ko sa labas eh. Pamilyar ba sa inyo ang ganitong eksena? Maglaro ka na nga lang ng cellphone para hindi ka na mangulit kay Mami. Kailan nga ba nagiging problema? Akala nating solusyon. Gadget is life. Pero ang bagay na minsang naging dahilan ng kasiyahan, kapag nasobrahan, kawawa ang kalusugan. Dahil daw sa sobrang pagkababad sa paggamit ng gadget, isang batang babae ang nagka-seizure at animoy na stroke. Isang batang nakaranas ng sintomas ng stroke dahil sa sobrang pagga-gadget. Kaliwat kanan rin ang mga nababalitang insidente ng focal seizure sa mga bata na hinihinalang dahil sa labis na pagbababad sa paggamit ng gadgets. Sa henerasyon natin ngayon, ang mga gadgets ay dumadalas na yung paggamit natin po nito, no? Tapos may ibang mga magulang na ginagamit na po ito para pwede nating tawagin mga virtual babysitter. Noong kabataan ko, pag sinabing alas 4 na ng hapon, oras na yan ng aming paglalaro. Kadalasan yung mga kalsada, punong-puno ng mga naglalaro mga bata. Pero ngayon parang tila pakaunti na ng pakaunti yung mga batang naglalaro sa kalsada. Yan ay marahil marami sa kanila, hawak-hawak na yung kanilang mga gadgets. Anong mas gusto nyo ba, yung naglalaro sa kalsada o nag-gadget na lang? Naglalaro po sa kalsada. Parehas lang po kami, minsan nag-gadget. Anong lalaro nyo sa gadgets nyo? Yung bibing doon. Roblox po. Minsan TikTok. Ano yung kanilaro na? Iba na yung... Pero konti na lang yung time ninyo sa gadgets. Opo. Bakit konti na lang? Kasi po minsan lobat. Kaya pala lobat. Ngayon lobat ang mga gadgets niyo, no? Hi. Ano yung gagawa niyo? Tatambay lang. Oo. Ano bang mas maganda, tumambay sa labas o mag-gadget sa loob ng bahay? Kami tambay. Kami gadget. Gadget sa loob. Bakit gadget? Di ba nga? Para di na lumalabas. Hindi na lumalabas. Ikaw? Sa akin parehas. Kasi pag dinala mo yung gadget sa labas, makakasama mo rin yung mga tambay. Nakilala ko si Prince Jomar o PJ, 6 na taong gulang. Ganito raw siya sa tuwing nakagadget. Tahimik at tila may sariling mundo. Kwento ng kanyang ina, 2 taon pa lang siya nang bilhan nila ito ng tablet. Para nga po sa loob lang siya ng bahay, hindi po siya naglalaro sa labas para hindi rin po mahirapan yung panganay ko sa pag-alaga. Mula umaga po, pagkagising pa lang po niya, nag-gadget na yun eh. Tapos hanggahapon po, hanggang ano po, pagka lalawbat, charge. Pag na-charge na naman, hanggang hating gabi po. At si PJ, hindi raw pwedeng istorbuhin. Ano po yung nagiging reaksyon niya kapag tinatanggal ninyo o binabawi ninyo mula sa kanya yung mga gadgets? Iyakan ka po yan, lalo na pag nalulobat po yan, tapos ginamit nyo yung gadget niya nang hindi mo alam. Pero hindi forever puro saya ang hatid ng gadget. Lalo raw kasing lumabo ang mata ng bata. Sinong mag-aakala na sa kanyang murang edad, umabot na sa 500 ang grado ng kanyang magkabilang mata. Paano mo sinabi kay mama mo na ano nga, may problema na yung mata mo na hindi mo na makita? Kasi malabo na po yung paningin ko. Anong sabi mo kay mama? Sabi daw po ni teacher, magpasalamin na daw po ako. Nalaman lang po ni mama nung pinder ako na. Nahihirapan ka ba nun sa school? Opo, hindi ko po natatapos yung mga sinusulat. Bakit? Kasi po malabo.
Ano na lang ginagawa mo para makita mo? Lumalapit ko. Aminado naman ang kanyang ina na may pagkukulang siya. Binaliwala namin yung mga sinasabi niya na hindi niya nakikita. Nagre-reklamo po. Sabi niya, Ma, ayoko pumasok kasi magsusulat na naman. Hindi ko makikita yung sinusulat ni teacher. Kwento ng teacher ni PJ. Ang unang akala niya raw ay mahina ito sa klase. So, nung una, halos ibagsak ko kasi sabi ko, ala, ang sabi nila, pag daw hindi nakakabasa, kailangan natin ipakita talaga na mababa yung grades kasi para ma-realize niya na kailangan ko mag-porsige para tumaas yung aking grades. Pero nagbago ang pananaw niya na magkaroon ng salamin si PJ. Umuupo na ng maayos, hindi na katulad ng dati na lagi na siyang tumatayo kasi lumalapit siya doon sa whiteboard. So sabi ko, okay, at least nakatulong ako, masayang-masaya ako ngayon. Kaya naman ito lamang ika-31 ng Hulyo, nilagdaan na ng Pangulo ang Republic Act 11358 o kilala bilang National Vision Screening Act na layuning agapan ang problema sa mata ng mga batang nasa kindergarten sa pamamagitan ng pagtatag ng National Vision Screening Program. Isinusulong rin ngayon sa Kamara ang House Bill 5542 o Electronic Gadget Free Schools Act na nagbabawal sa mga estudyanteng 16 na taong gulang pababa sa paggamit ng anumang gadget sa loob ng paaralan. Layunin nito na mabawasan ang mga sagabal sa kanilang pag-aaral at maiwasan ang pagkalulong nila sa mobile phones at iba pang electronic gadgets. Sa pag-aaral naman ay sinagawa ng Philippine Eye Research Institute, tinatayang 10% ng mga bata sa buong bansa ay may problema na sa mata. Maliban sa pagiging genetic, isa sa sanhi ng paglabo ng kanilang mata ay dahil sa labis na paggamit ng gadgets. Napag-alaman na ang average screen time ng mga bata from 7 years of age hanggang 20 years of age umaabot ng 2.21 hours per day. So, itong screen time kasi, na-expose tayo dito sa blue light, no? Mas nakaka-damage siya. Doon sa center of vision, mas nag-accelerate yung aging process. E meron tayong tinatawag na age-related macular degeneration. International recommendation, pag less than 24 months of age, dapat hindi natin in-expose sa screen, no? Pag 3 to 6 years old naman, 1 hour lang. 6 to 10 years of age, 1.5 hours. Pag 10 above naman, 2 hours lang. London. Mas mainam rin daw ang paglalaro sa labas ng mga bata. Pag expose yung bata to outdoor light, merong parang association na less na nagde-develop ng nearsightedness from age 2 hanggang 16th year of age. Ibinalik namin si PJ sa kanyang optometrist dahil kailangan niya raw magpa-follow up check-up. Hi, Doc. Hi, Doc, good afternoon. Brigada, kasama ko po si PJ sa kasi mami ko. Hi, PJ. Kumusta? Tatlo ang kondisyon na nakita natin sa eyes niya, no? So una, nearsightedness, sobrang taas, 500 na. Tapos, astigmatism, 200 naman siya. And aside from that, meron pa siyang eye deviation. So, lumalabas yung eye niya. Ta refracting chair tayo. Upo ka dito. Okay. Good. One more. Okay. Correct. Very good. Yes. Alright, perfect na. Mag-improve. From 2080 before, yung both eyes niya, naging 2030 na lang siya ngayon. Pero of course, tinaas na natin yung grado. Yung right eye niya from 500 naging 550. Yung left from 500 naging 750. Then yung astigmatism niya from 200 naging 275. So in a way, parang tumaas siya. Diba? Kasi in terms of figures, last time gano'n na yon, hindi pa lang niya kaya before yung full correction. Pero still, very good kasi naging 2030 na. Two lines na lang kulang para maging perfect vision, 2025, 2020. And yung deviation niya, straight na yung eye. Sa pag-asang manunumbalik muli ang linaw ng kanyang mata,
Ngayon ay mas pinipili na ni PJ ang paglalaro sa labas kaysa sa pagga-gadget. So, di ba may kapatid ka? May bunso kang kapatid? Anong pangalan niya? Ace po. Si Ace. So, anong gagawin mo ngayon kay Ace sa pagga-gadgets? Papayagan mo ba siyang mag-gadgets pa? Hindi. Hindi na? Bakit hindi na? Kasi po baka lumabo pa yung mata niya. Ano na lang ang gagawin mo bilang kuya ni Ace? Maglalaro na lang kayo. Very good. Habang si Merlita naman, tinalikuran ang dating trabaho at nakahanap ng bagong pagkakakitaan. Decide na lang po akong magtindahan na lang po, ma'am, para may income po, may pangkain-kain po kami. Mas may time pa ako sa mga anak ko na babantayan ko po. Kadikit na nga ng ating bituka ang gadgets. Pero tandaan, hindi lahat ng bagay ay nararapat na iasa rito. Mga anak ko din may bawag na pong mag-gadget. Ay, kawawa rin yung bata, sila din po yung nagsasuffer, lalo na pag nasa school. Ang pagsisisi, laging nasa huli. Pero hangga't may kusang baguhin ang nakasanayan, hindi malabong makamit rin ang pagbabagong inaasa. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Salima Refran, kasama sa iisang brigada.